kita. Pasok. Kumusta kayo, mga Dre? Welcome to Saray TV. Hello, good morning sa inyo, mga Dre. Alas 4 na ng madaling araw at kami ni Mrs. ay tutulak na patungong Bataan at kami ay magmumotor lamang dahil bibisitahin natin at kukumustahin ang matagal na matagal nyo nang nare-request na artista ang ating inidolo. Walang iba, kundi si Gabriel Romulo. Ako, very very thankful po kami dahil pinagbigyan kami ni Idol Gabriel Romulo na kapanayamin siya at kumustahin sa kanyang bahay sa Bataan. So mga Dre, samahan nyo po kami sa aming biyahe at kumustahin natin ang ating idol na si Gabriel Romulo. Tara! Madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami ni Mrs. Rai TV. At gaya ng dati mga Dre, ay magmumotor lang po kami papuntang Bataan upang kumustahin ang dating sikat na aktor na nakilala sa mga maaksyong pelikula noon na walang iba kundi si Ginoong Ulysses Chan o mas kilala rin sa pangalang Gabriel Romulo. Samahan nyo kami mga Dre sa aming paglalakbay at mamangha sa mga magagandang tanawin na aming madadaanan patungong Bataan. Siya nga pala, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga ginagawa dito sa Rai TV na kumustahin ang mga artista, atleta o mga awit na matagal na tayong walang balita kung ano na nga ba ang buhay nila ngayon. Inaanyayahan po namin kayong mag-like, share and subscribe dito sa aming munting channel, ang Rai TV, para palagi kayong updated sa lahat ng ilalabas naming video na tulad nito. Panoorin ang video hanggang dulo at tiyak na matutuwa kayo sa kwentuhan namin ni Ginoong Gabriel Romulo. Yun, first stop namin, Kalumpit, Bulacan. Magbe-breakfast muna kami ni Mrs. kasi medyo umakalam na ang aming mga tsaan. Dito po kami ngayon sa Jollibee, Kalumpit. Yan, first stop. Dalawat kalahating oras na lang at nasa Morong Bataan na kami. Alright, kape muna tayo, pampatanggal ng antok. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. If I be ordinary president, too, everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. If I be ordinary president, make we do the embele embele dance, oh, the embele embele dance, oh, the embele embele dance, oh, the embele embele dance, oh. For help, oh. No be village or religion matter. Best thing we care for we. If you reason me well, I'm just more remain. Oh. Now who go stand for the youth? Oh. Now who go reason us truth? Oh. Take us back to the root. Oh. When one love was pure and true. Oh. If not too young, who go young for us? Oh. If not too fight, who go fight for us? Oh. Go say or make sure you join. Oh. One dial, we go pick your call. Oh. If not too young, who go young for us? Oh. If not to fight, you go fight for us. Post your mission, you join to. One day we go pick your call. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. If I be ordinary president, too. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. Everything go break it, break it. If I be ordinary president, make we do the embele embele dance, so. The embele embele dance, so. I get for my mind. Not two and they wash and clean. If
If I be Ahmed, I go fight for you like Isa. People will go do things right. The United Nations with peace into the matter. Help mama and papa, plus four people on top of the matter. If I be ordinary president, I go make sure say the matter go they go well, oh. Freedom of human rights, we go they better for the main site, oh. I remember Oga Driver. Sa murong, sabi nagkakape kayo. Oo, oh, arkas, oo. Oh. Ano sa? Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok kayo. Dali, murong naman, pasok. Dali ka. Pan mo to eh. Ato! Ato! Oy, ato si Rayo, para makita mo. Yung vlogger. Ah, bata ka nun. Ah! Ayaw niya, bangyay. Lagi pinanonood niya yung ano mo eh. Lahat ng mga in-interview mo, lahat. Talaga? Oo, oh, eh kaya ako na, no, dahil in-interview mo si Jack, si Palsis, si Jack Labo, eh anak ni Roland, yung oh, instructor ko. Oo nga po eh, nakwento niya nga sa akin na ano, friend daw kayo nung tatay niya. Oo, oh, yung instructor ko noon. Eh ngayon, kaya nakita ko, sabi ko, ang tagal ko na hinahanap si Roland eh. Eh, hindi ko makakita. Ah, na-connect na po kayo? Oo. Oh, okay. Kaya dahil sa yun. Oo, oh, dahil nakikita ko, napapunod ko, ha? Yung mga kaibigan mo, in-interview na. Si Dan Alvaro. Opo. Oo. Oh. Kaya lang, di ko gusto yung isang vlogger na nag-interview kay, ano, kay Dan. Yung si... Di ko gusto yun. Paano parang ang tulong niya kasi, pare? Ano eh, yung... Parang personal na interest. Yung tutulong siya, tapos papakita niya. Na-degrade siya eh. Sabi kong ganun, dapat hindi naman ganun. Kung gusto niyang tumulong, tumulong ko. Oh, in-interview niya, di ba? Okay, sa akin yun. Ngayon, kung aabutan niya ng pera, di yung pagkita, huwag sa harapan ng camera, pinapakita, ito ang tulong. Ganyan, ganyan. Sabi ko, ang nangyayari ng tao. Kaya ako, hindi nga kita nakita, nagsabi ko, malayo yung intention yung dalawa. Ito, wala, oo, oh, oh. Eh, sa kanya talagang personal na interest eh, kaya lang siya tumutulong dahil sa mga kulang yan. Kaya yan, kabahan ako. Daming tao ngayon. Ha? Pwede pa kayo mamaya mag night swimming. Mga friend niyo po sila? Oo. Oh. Ah, okay. Diyan na po sila. Ah. Diyan si sir. Parang kami yung nag-iing. Bakit? Iya ako sir. Hindi. Kami nga naiiya. Alam mo, believe ako sa'yo. Kaya, kumbaga, deserve mo naman to. Ikaw naman ititreat namin. Wow. Dahil kung paano naman mo tinitreat yung mga tao. Uy, ginagantihan ko naman. Maraming salamat. No. Dahil biro mo, pupunta kayo ng malalayang lugar. Di ba? Yes, sir. Para, ano, bibigyan mo pa sila ng trabaho. Di ba? Ikay ko ako, Martin. Thank you, sir. Eh, ano, sir. Kayo ba? Wala, walang problema to. Sa'yo, para sa inyo to. Salamat po. So, ayun, mga dre. Grabe, nakakaya kay Sir Gab. Talagang nag-abala pa po siya. Eh, kasi, nag-prepare siya ng pagkain. Kita nyo naman. I-invite niyo yung mga friends niya na gusto daw tayong makilala. Yan. At po, tsaka kumuha rin siya ng room para sa amin para makapagpahinga po kami, di ba? Kanyan si Gabriel Romulo, napakabait na tao sa Rabat. Thank you po, sir. Unang-una kasi, nung bago kami na-discover, kasama ko yun si Robert Lee. May pumuntang booker dun sa karate gym namin. At kailangan doon na mag-exhibition kay Ramon Zamora. Dito sa Olongga po. Doon dito kami. Oh, sa Olongga po. Sa Olongga po. First. Oh, first na yun. Eh ngayon, kami nga napili. Nag-exhibition kami. Nakita kami ng producer. Sabi, parang may talent tong dalawang to. Pero ako,
parang duda sila sa akin na paano payat ako noon eh. Okay. Si Robert Lee kaagad na nakita nila, malaki katawan noon, kamukha pa ni Bruce Lee. So sabi, parang second choice lang ako. Malas na makukuha sa akin, gano'n. No? So, okay lang, sabi ko gano'n. Ngayon, nabigyan nga ng unang break si Robert Lee. Kaya lang, medyo hindi nag-click. Nung ako nung binigyan ng break, medyo nag-click, kaya kinuha ko ng RBQ Production. Na ginawa ko yung Super Hand. Super Hand? Oo, Super Hand. Under RBQ, yung si Dolphy. Opo. Yan yung nabanggit yung kanina, yung nagkasabay. Na nagkasabay yung pelikula namin ni Dolphy. Darna yata yung title ng pelikula niya. Ako, Deadly Games. Na palabas yung pelikula niya sa Odeon. Ako, Hollywood. May pila ngayon yung sa akin. Eh, baguhan lang ako eh, siyempre. Ngayon, sa kanya may pila rin. Ngayon, parang may nagtanong, bakit? Sino ba yung artista ro na mahaba rin ng pila ko eh sa Hollywood eh. So, ayun nga sinabi si Ulysses yan, tapos may kumausap nga ro sa producer ko, gusto daw akong kunin ng RB ko nga, bigyan ako ng break. Ayun, doon ako kinuha ng ayun yung Super Hand. Ang leading lady ko yung anak ni Dolphy na si Sally Kayson. Na curious si Mang Dolphy, no? Sino kaya yun? Oo, ayun, parang ganoon. Oo. Pero ang kasama din naglakad sa akin, no, nung nag-build up din sa akin, si Jay Grama, yung dating dumodouble kay Dolphy. Dumodouble yun. Mga double nila. Sila ano yan, eh, no? Sila Friends Plana. Yung mga kasama nila, Roland Palsis, yan. Tama. Yan, sila yung tinatawag na pirata sa SOS. Okay. Sir, balik lang ako ng konti kasi katanong din nito ng mga followers natin, eh. Ano po ba talaga yung real name ni Gabriel? Hindi, ang totoong pangalan ko, Romeo Santiago. And then naging Ulysses Chan muna. Ulysses Chan. Binigay sa akin. Tapos, nung mihina na yung karate, may nagsabi sa akin, pare, mihina na yung karate, gawin natin Jun Santiago. Mm. Paano nga? Wala naman akong alam sa mga baril-baril. Karate ko, tinuturuan nila ako. Mm. Sabi ko, sige. Eh, hindi rin masyado nag-click hanggang dumating yung time na na-disgrasya na ako. Yun. Ito na, na-disgrasya nga ako. Pumalo yung mukha ko sa windshield. Nawala na ako ng pelikula. Pwede niyo po bang isalaysay sa amin, sir? Oo, nawala na ako ng pelikula no. Nung pumalo yung mukha ko sa windshield. Tagal din nun eh. Na-paralyze kasi yung kalahati mukha ko eh. Na-paralyze to. Ang gumastos nga nun yung mga kaibigan kong Chinese, sila Jing. Sila Ching Tung Chai. Ayan, kilala niya yan. Tsaka si Apio. Ayan, si Apio. Apio Chua. Si Achi. Asawa ni Apio yun. Mabait yun. So, car accident po yun. Oo. Sila yung tumulong sa akin. Sila yung nagpagamot sa akin. Ako, wala na akong pelikula eh. Sila talagang gumasa sa akin. 00 balin. Pero sila yung umampun sa akin. Lalo si Ching Tung Chai. Inampun ako niya ni Ching Tung Chai sa Baguio. Mga 2 years. Doon ako nakatira sa kanya. Sa Tondo Restaurant pa. Okay. Sa Abanao, wala pa yung diners club. Wala pa. Doon pa lang. So before pa lang, talagang close na kami ni Ching Tung Chai. Close na talaga kayo. Oo, nagkakilala kami niyan kay RB ko nga. Tsaka doon kay yung kay Luis San Juan. Okay. Tapos yung nakita niya na wala na nga akong kita. Wala na labas. Sama ka na lang sa akin sa Baguio, sabi niya ganoon. Hindi ako tinuring na iba niyan. Hindi ako yung parang sabihin mo na kahit na parang kinukup-kup niya ako, parang uutusan niya ako, ganito, ganyan, apo, hindi. Apo. Mabait yan. Talagang hindi. Yung parang barkada, wala kang gagawin dito. Yan. Binigyan niya ako ng kwarto roon. Talagang... Hindi kayo tinuring na yan? Hindi yung ibang tao, katulad ng ibang tao, di ba? Pagka inampong ka o kinukup ka, kailangan may gawin ka sa bahay, gano'n, di ba? May kapalit. O may kapalit, di ba? Ganyan. Siya wala. Talagang mabait yan si Inchek. Ching Tung Chai. Kumusta niyo, sir? Ching! Pinagtaguan mo ako, ha? May atraso ka sa akin. Okay, so after nun, naka-recover po ba kayo? After ng... Yung bandang huli, bumaba na ako. Tagal din eh. Mga 3 years. Paano bumaba ako Manila? Nung dumating ako sa Manila, si Roland Palsis naman ang lumapit sa akin. Wala nga ako mapainom na beer dyan eh. Paano nakikitaran lang ako sa kapatid ko nun? Sabi ni parang Roland, pare, babalik kita. Sabi ko, wala na ako, wasak na mukha ko, hindi, inilakad niya ngayon ako kay Direk Willie Milan. Oh. Kaya ang laki ng utang loob ko kay Roland Palsis, paano siya nagbalik sa akin sa pelikula eh. Kinausap niya si Willie Milan. Okay. Ngayon, nung sabi ni Willie Milan, tinawag ngayon ako ni Willie Milan,
ginawa niya muna akong, ano, may nilabasan ako kay Willie Milan eh, kay Ronnie Ricketts muna eh, kontrabida, bago ko nakasama si Julio Diaz. Isa biba na yun. Apo, okay. Oo. Yung kasama ko na sila Cherry Pipe. Kasi kumbaga, nandoon na ako, bigla na ako nasa mainstream. Paano kasi dati na, wala ako sa mainstream eh, parang pandobol lang ako eh. Mabitrol lang. Oo, mga ganun-ganun lang. Apo. Ito ngayon, kasama ko sila Julio Diaz. Biro mo, ang nag-director ko si Willie Milan, mabibigat na director na yan eh. Oo. Nandoon na ako bigla. So, pasalamat ako kay ano, kay Roland Palsis dahil talagang inilaban niya ako na inilaban. Sir, doon umarangkada yung ngayon si Willie Milan hanggat siya ay naglapit sa akin sa Golden Harvest. 'Yun yung nakilala ko na sila Cynthia Laster. Ayun na, yung pang Hong Kong na. Oh, paano si Direk Willie Milan na yung naglalapit sa akin doon. Talagang tinutulungan na nila. Ito yung mga tao na talagang sasabihin ko na kaya ako nakaaon sa buhay ko noon dahil sa kanila. Okay, pinagkakautangan ko ng loob. Kaya kayo nakabalik. Mm. Okay sir, itatanong ko lang din kasi para din sa mga viewers natin na hindi nakakaalam na kayo po ay nagma-martial arts po talaga. Oo. Kwentuhan niyo naman po kami. Nag-umpisa akong mag-karate noon, 11 years old ako. Kaya ako pumasok sa karate dahil paano nung kabataan ko, ano pa lang yata ako no, mga 8-9 years old. Eh, saranggola kasi, di ba? Uso saranggola. Eh, malagwa. Mabilis ako nun, pare. Naagaw ko ngayon. Hindi ko alam, may kasunod pala ako. Mga, ang 15 anyos o 16 anyos. Eh, naagaw ko. Eh, gusto niya kanya. Sabi ko, hindi ko binigay. Sinampal ako. Ang lakas eh. Tinignan ko, laki. Laki. Kawawa. Naiyak ako. Eh, di, lalaban. Pagka nilabanan ko ito, wala akong silbi. Wala akong silbi. Ang laki. Kuha niya ngayon yung saranggola. Punta ako sa kanto ngayon. Nag-iiyak ako. Ngayon, itong sa bakery, Chinese din. Ewan ko bakit puro Chinese itong nakakano ko. Sa Chinese din, sabi gano'n, sumbong ka dun sa tatay mo. Sampal ka eh. So, sabi ko gano'n. Eh, bata pa ako nga. Sige, sumbong ngayon ako, tay. Sinampal ako eh. Nagali. Eh, medyo nakainom yung tatay ko. Yung pumunta dun sa tinuro ko ngayon kung sinisumampal. Pare, binunutan ng baril ng tatay ko yun. Yung yakap ng nanay ko doon sa tatay ko. Oo. Paano kasi, ayaw niya eh. Maliit lang ako. Parang bakit mo sinampal tong anak ko? Ang laki-laki mo. Binunutan ng baril ng tatay ko yun. Iniyakap ka agad ng nanay ko yun. Simula noon, doon ako nagtanda na hindi na ako magsusumbong sa tatay ko. Talaga? Oo. Doon man ako ipinasok ng tatay ko sa karate. Yun, doon ako nagumpisa sa iyo. Dahil sa pangyari na yun. Yung, kung hindi nayakap ng nanay ko yung tatay ko, patay. Oh, binunutan talaga eh. Oh. Doon ako nagsimula na sabi ko, hindi na ako magsusumbong sa tatay ko. Simula noon, hindi na. Kahit na, mahirap din yung gano'n na ano, hindi mo alam kung sanahan tong. Mm-hmm. Kung na-disgrasya ng tatay ko. Pero kasi hindi niyo naman alam eh. Oh, bata pa ako eh. Hindi ko alam na ganun pala ang resulta eh, di ba? Ngayon, yung sinasabi ko lang, ito, magiging aral sa mga ibang bata ito, na huwag tayo basta padalos-dalos, yun lang. Eh. Hindi mo alam kung ano yung kakayahan ng tatay mo. Mm-hmm. Siyempre, tatay eh. Sino ba namang ama o magulang na titingnan niyo, pababayaan na lang na unawalan niya yung anak mo. Siyempre, masakit sa kanila yon. Pero hindi nila alam kung hanggang saan yung... Kaya nilang gawin. Oo. Siyempre, ako naman, akala ko naman, papagalita lang, bakit mo ganda-ganda, di ba? Mm-hmm. Hindi ko alam na talagang, paano, may barkada rin yun na parang sinuntok yung tatay ko, na ilagan lang, yun yung bunot ng tatay ko. Ah, okay. Oo. Parang ano eh, babarkada sila eh. Okay. Oo. So parang may pinaguhugutan. Oo. Din. Ngayon, nung parang susuntok yung tatay, nakailag yung tatay ko, yun yung bunot ng tatay ko. Ayan na, nagkarate na ako. Doon na, hanggang 11 years old, tuloy-tuloy na yun. Hanggang makakilala ko naman to si Robert Lee. Mm-hmm. Eh si Robert Lee naman, talagang diehard fans ni Bruce Lee yan. Kwentuhan niyo naman kami kay Sir Robert. Si Robert naman, siya naman nag-influensya sa akin na gusto niya mag-artista ako, wala naman ako, hindi ko alam yung pag-aartista niya. Talagang siya, paano kasi maka-Bruce Lee yan eh. Opo. Kumpleto yan, may magazine, doon ko natutunan niya ako. Hanggang ako, na-influensya niya na ako, hanggang ako, nagko-collection na rin ako ng Bruce Lee. Oo, puro Bruce Lee lahat. Kaya lang, yung isang baol nga yung Bruce Lee ko, kaya lang, binaha sa Cavite, wala na lahat. Pero anyway, si Robert Lee, kamukhang-kamukha talaga ni Bruce Lee yan. Parang sila Ray Malonzo at si Raymond Samurayan. Kilala naman nila yan eh, yes, si Robert Lee. Talagang magaling yun talaga. Siya talaga yung masasabi yung kaibigan niya. Best friend ko talaga yun. Ano simulat sa polio. Tinamaan nga siya ng cancer sa, yun nga, sa Mampalad. Nagpakamatay siya.
Na-depress. Na-depress dahil nga parang nalaman niya na wala nang pag-asa, nagbigti siya. Masakit siyempre, makikita mo yung naiyak nga ako nung nililibing eh. Eh tagal kong kasama yun eh. Oh, paano minsan natutulog siya sa bahay, natutulog ako sa bahay nila. Yung magkapatid talaga, paano yung nanay niya, tatay ko, nanay yung tawag ko sa kanila, ganun din yung siya sa magulang ko. Talaga kahit saan kami pumunta, talagang body-body kami. Sayang. Siguro kung... Oh, hanggang ngayon, kung buhay pa yun. Bukasikat ngayon. Oo, para palagi ko, nagiinuman para kami dalawa ngayon. Dahil dyan, sir, cheers muna tayo. Oo. Cheers. Kay Jess naman. Okay. Si Jess naman, nung nakilala ko yun. Si Jess Lapi Jr., nakasama ko yan. Doon sa Cuadro de Alas. Cuadro de Alas, diyan kami unang nagkasama niyan eh. Pagkakakilala ko pa nga dyan noon, parang suplado dahil singkit kasi. Sabi ko, mukhang suplado naman to. Pero hindi, mabait. Habang ano, nakakasama ko, mabait pala. Nag-routine nga kami, ganyan. Tapos, hanggang magkasama na kami, naging barkada na kami, tinuruan niya na kayo na ako ng scuba diving. Paano, ano yan, master yan eh, ng scuba diver. Sa mga hindi nakakaalam. Ano yan, CMAS. Siya nagturo sa akin. Ngayon, hindi ko nga lang natapos. Sabi niya sa akin, para turuan kitang mag-scuba. Sabi ko ganoon. Hindi naman ako marunong lumangoy. Sabi ko ganoon. Hindi naman swimming ituturo ko sa iyo. Sabi niya sa akin, scuba diving. Ah, ganoon ba 'yon? Paano ba pag difference? Paano kasi scuba diving, meron kang mga buoyancy, 'di ba? Yung BC. Yung ano, tapos okay, tatagal ka. Ba okay 'yun. Talagang totoo naman, ba? Para magaling ka mag nagda-dive kami, gano'ng kalalim eh. 50 feet, mga ganun-ganun. Una, nag-upusama na kami ng 20. Mm-hmm. Paano kasi yung fan driving? Nag-open sea kami. Paano kasi? Doon ka kumukuha ng, para maging license ka, kukuha ka ng certification ng scuba diving. Tinuturuan niya kami. Sabi ko, ganun, okay na. Ngayon, na hindi ko nga lang natuloy. Hindi ko natapos mata ko Amerika. Bumalik ngayon ako ng Amerika. Bumili ko, sabi ko, baka kasama ko to si Jess. Sabi ko, bili ko ng mga wetsuit, mga big time, mga Oakley, mga Italy, mga pins, tsaka yung mga goggles. Kompleto. Kompleto talaga. Ito ngayon, pagdating ko rito sa Murong, sabi ko ngayon sa barkada, para mag-snorkeling tayo. Tagal ko pa eh, dahil mahirap mag-suit ng wetsuit eh. Ang dami may susuot. Ang dami, oh. Ito ngayon, paglabas ko, nagulat sila lahat. Oh, siya sa Kuya Romy ah. May bit-bit ako ngayon, ano, yung pins ko, Italy. Ah? Goggles ko, Italy. Oy, yabang ko, ganun lakad pa ako. Ito ang wetsuit ko, Oakley. Kaya, lakad ako. Ito, lahat sila, parang bang kumersyon. Ganun ang tingin na sa akin. Ito, mukhang magaling to. Ha? Dito yan. Oh, dito sa Murong. Professional to. Natatawa ko kasi. Alam ko na yung kwento eh. Oh. Okay, tapos. Professional. Professional to ngayon. Ito ngayon yung mga bankero. Miska yung mga bankero ngayon. Nakita parang. Iba yung dating ko talaga. Yung lakad ko talagang. Utang na, professional na professional eh, naka-wetsuit kumpleto eh. Ando nga, dinala ngayon ako sa malalim. Wala. Dive ako ngayon, pang! Nalulunod-lunod ako. Sabi na baka, si Kuya Romy, nalulunod si Kuya Romy. Sabi ko, help, araw-araw. Sabi, ano ka ba sa kanila? Tigilan natin yung kalokohan ko sa'yo na itong pins ko. Binigay ko na sa kanila. Hindi mo na inulit. Hindi ko na inulit. Ayoko na nga puntuan sa, sabi nila sa akin, pagpupunta kami, Kuya Romy, gusto mo dive tayo? Kayo na lang, ano, gusto niyo ako malunod? Kaya pa, kaya tapos? Huwag nakita mo ako noon. Biglang, sabi nga sa akin, turuan niyo kasi lumangoy. Hanggang ngayon, sir, di pa kayo marunong lumangoy? Hindi, sa malalim. Apo. Sa swimming pool, pwede. Paano kasi swimming pool, kudrado yan eh. Pagka sumiga, help, ligtas ka na eh. Ayan lalim dyan, ayan lawak dyan eh. Oh. Kayo na lang. Oh. Sir, kailan niyo naramdaman yung ano, yung career niyo biglang boom, tumaas? Yung nakilala ko nung nandoon na ako sa ano, sa Golden Harvest, nagmagawa na kami ng Hong Kong films, 'yan. Oh, okay. Yung kasama ko na sila Monsur del Rosario, Ricky Dabao, yung Magasangga 2000, Magasangga sa Batas, sila Edu Manzano, 'yun na. Doon ako talaga nakagawa ng pangalan. Doon na. Kalibot ka na yung Eh kaya lang, dumating din sa punto na sabi ko nga, alam mo naman ng showbiz, hindi naman panghabang buhay yan eh. Mamimili ka eh.
Eh ako, siyempre may mga anak na rin ako. So pinili ko na rin na yung time na yon, eh meron na rin akong TV series no. Kasama ko na si La King, si King Gutierrez. Yun, sila kay si Direk Jean Palomo. Paano meron kaming TV series noon yung Batong Buhay. Mm. Eh ngayon, nung dumating ng point na sabi ko kailan paano nakapetition ako eh. Pinetition ako ng tatay ko, dumating na yung visa. Sabi ko, mamimili na ako. Kung tatagal ako dito sa pelikula, hindi ko alam, baka mamaya kung biglang malaos ka, wala na. Walang kasiguraduhan. Wala, oh, wala pa ako naiipon. Paano kasi pagka kumita kami, alam naman ang karamihan sa pelikula, inom. Natural yan eh. Happy-happy. Ubus-ubus eh, ubus biyaya. Oh, ganun kami. Pagka nakatanggap ng sahod, ubus talaga. Although na malalaki yung kita nila, kukumpira sa ano, pero ako, nag-umpisa ako siguro 500 pesos, malaki pa nga yung, ano, yung sahod ng kargador. 500 pesos? Oo, buong pelikula yun. Talaga po? Oo, 500 pesos yun. Yun 500? Oo. Tinanong ko nga yung kargador, sabi, magkano sahod mo? Naiyang ako sabi na sahod. Bida ako eh. Pero sir, ito, ito, kasi tapos naman na yun. 500 pesos kayo nag-umpisa, pero yung pinakamalaking sahod nyo, pwede nyo bang i-share sa amin? Hindi, yung pinakamalaki ko, bago kumarating yung 100,000, na yung nga yung sa Hong Kong ano hanggang doon na lang ako 100,000 daily. Hindi eh, buong pelikula yun. Yung isang yung sabi niyo sa akin kanina. Ay yung kay Bong Revilla. Okay. Yung kay Bong yung kinukuha nga nila ako yung kay Bong Revilla may lumapit sa akin sabi ko gusto nga daw akong kunin na 30,000 a day. Sabi kong ganoon. Paano alis na ako ng ano? Paano kasama yata ni Bong Revilla ng pelikula na yung si ano eh si Maricel Soriano eh nakalimutan ko lang yung title eh. Sila yung magkasama ngayon. Gusto daw akong makasama. Yung fight scene eh. Fight scene eh. Mm. Oh, palagay ko si Levy yung pumalit sa akin eh. Parang ganun eh. Si Levy. Yung sinasabi. Levy Ignacio. Si Levy Ignacio pumalit sa akin noon eh. Kinukuha nila ako. Sabi ko ganun. Eh sabi, pumayag na 30,000 a day. Sabi ko, eh kaya lang, aalis na ako. Di ba rin na lang. At the same time, meron pa rin akong may TV series pa rin kami noon. Kay Tita Ludes. Ah, okay. Mm-hmm. Nung umalis na ako sa puntang Amerika, so doon ko na lang nakita na tama yung desisyon ko. Paano kasi may anak na rin ako. Iniisip ko rin yung mga anak ko, yung kinabukasan nila. Sinigurado nyo na. Oo. So naging buhay ko sa Amerika. Pumasok ako doon cashier eh, sa gasoline station. Tulad ng mga ibang Pilipino, doon ang umpisa eh. Opo. Tapos napunta ako sa clinic. Nag-chart puller ako hanggang naging caregiver ako. Oh, totoo naman, di ko naman nakinahiya naging caregiver ako. Siyempre. Sinasabi ko naman yun, no, totoo. Hindi naman kailangan ikahiya yun, sir. Oh. Okay. Pero totoo yun. Kaya ako nakaraos ng ganito dahil sa pag-caregiving. Oh. Pero kung inasahan ko lang yung pelikula, siguro baka hindi ganito hindi yung dad. Awaring hindi ganito yung buhay ko. Ngayon po, retirado na po kayo. Oo, ito na lang. May pension na. Ganyan. Na, ibig sabihin, nakakaraos naman na Sir, sa mga ako po sir, honestly, isa po ako talaga sa mga tagahanga nyo. So kasi ano, kaya po nabuo yung Rai TV dahil po sa paghanga ko sa klasikong ano, Tagalog action movies. Mga comedy ganyan. Sa sobrang lakas ng dating niyo noon eh, that time eh tumatak talaga po kayo. Kaya hindi ko masisisi yung mga followers natin na baka kumuyamoy. Na talagang ano, lagi kayong nire-request. Isa po kayo sa mga most requested na inahanap po nila. Sir, sa mga lahat po ng pelikula na ginawa nyo, meron po bang pinaka-special sa inyo na project? At anong hindi, ang pinaka-special sa akin, yung ano, magkasangga sa batas. Dahil magkasangga sa batas, ayun yung unang-una kong makasama, yung matataas na artista eh, sila Edu Manzano. Mga di kalidad. Oh, di kalidad eh. Hindi ko mga nakasama yung mga yan eh. Opo. Oh, biro mo, makasama mo si Edu Manzano. Biro mo, eh. Ang lagi ko lang kasama nun, sila Ramon Zamora eh. Mm. Oh, ibig sabihin, mabibigat din. Yes. Oh, ibig sabihin, pero pagdating doon sa mga ano, sila na yun, sila Edu Manzano. Yun talaga mainstream talaga na talaga malalaking tao yan eh. Mm. Oh, sila Ricky Dabao. Mm. Di ba? Mm. Oh, sila si Kokak. Si ano ba pangalan? Reysha Lubango. Wow, ano kasama ko na. Tapos kasama ko pa sila Cynthia Laster. Biro mo may Hong Kong na. Apo. International na eh. Yes. Oh, ayun ang hindi ko ma. Pan first time ko 'yun eh. 'Yun yung unang-una kong international. Oh, international talaga. Oh, nilabas talaga 'yun. Sila Edu Manzano 'yun. At saka Cynthia Laster 'yun. Mm. Eh nung naman ang first movie ni Cynthia Laster dito sa Pilipinas.
paano in-import siya dito eh. Yes, marami siyang ginawa eh. Oo, oh, ayun, pero yun ang una niyang ginawa rito, doon siya nakilala. Ah, oh. Siguro dahil naging successful. Oh, successful yung, talaga yun eh. Sinundan oh. Yun na sinundan. No, yung nag-premiere yun, talagang blockbuster. So, blockbuster talaga yun. Kaya nasundan na nasundan yun hanggang makasama niya sila Tito, si Big Soto. May ginawa sila eh. Yes, oo. Yun, hanggang ano na, ewan ko lang, bandang huli, siyempre, alam mo naman ng showbiz, tulad sinabi ko sa'yo, may pagbabago, may ganon-ganon. So, nasa desisyon na lang yun kung gusto mo pang magpermanente o, yung pag, dapat may plan B ka lagi eh. Oo, lalo na pag may pamilya ka eh. Kung doon ka lang didepende talaga, eh parang sasakripisyo mo na talaga yung ako eh, opinion ko yun ha. Hindi ko naman sinasabi sa ibang tao paano kasi baka mamaya sabihin nila paano kasi hindi ko naman saklaw yung pag-iisip nila hindi diba? Sa akin yun ako inuna ko yun siyempre na alam ko naman hanggang dito lang ako ito na ako yung lumipat na ako ng ibang pupuntaan ko sa buhay ayun na ngayon nagpunta na ako sa Amerika yun trabaho na para sa mga anak ko yun na yun. Hanggang doon na lang yung pag-ano ka. Pero alam mo, bilib nga ako sa'yo dahil marami kang natulungan eh. Sa mga kapelikula ko. Salamat. So, sa totoo lang, paano kasi pinanonood kita. Hindi ka tulad ng... Gusto mo. Pwede ko bang banggitin yung nga. Talaga sa ginawa niya kay Dan Alvaro. Yo. Sa totoo lang. Galit ako na nakita ko inabutan niya ng pera yun. Parang dinigrade niya yung tao. Oh, hindi, kaibigan ko si Dan Alvaro, nakasama ko 'yan, ilang beses ko nakasama 'yan eh. Mabait na tao 'yan. Yan po, sobra bait na. Kaya lang, yung ginawa niya doon sa tao na 'yon, hindi ko kayang tanggapin nung inabutan niya ng pera sa harapan ng camera. Nakaka-degrade 'yun eh. Siyempre, aabutin ng tao dahil alam niyang wala rin siya. Pangit 'yan, 'di ba? Eh, kung gusto mong tumulong talaga, di pagkatapos, 'di ba? Wala sa yung sa likuran ng camera. Oh, gabot 'to. Ang intention mo, tumulong. 'Yun, 'yun. Hindi yung dahil tumutulong ka dahil pinapakita mo sa buong mundo na tumutulong ka. Kalokohan 'yun. Personal yung ang tinutulungan mo, yung sarili mo dahil gusto mo ipakita sa tao na tumutulong ka. Yes. Kahipokritohan 'yun. 'Di ba? Kalokohan 'yun. Alam niyo mga dre, pasensya na. Naiintindihan ko yung pananaw ni Sir kasi alam niyo kanina nung nagkukwentuhan kami before nito, nag-open yung mga kaibigan niya na tinutulungan niya sila, pero hindi niya pinagmamalaki, hindi niya pinagsasabi kung kani-kanino man, pero proud na proud itong mga kaibigan niya na sa pagtulong ni Sir Gab, Sir Romy, eh, sikreto lang, very, very low profile, pero tumutulong po ito. Yan, ganyan niya kabait, kaya naintindihan ko yung nararamdaman niyo sa pangyayari iyon, kasi syempre, kaibigan niyo yun, sa trabaho, so natural lang na pangit eh, hindi katulad mo, ikaw, dumadayo ka sa malalayo, Bicol, mga ganun-ganun, pero biro mo, nabibigyan mo sila ng trabaho, kinukuha sila ni Coco Martin. Di ba? Apo. Oh, sa Batang Quiapo. Malaking bagay 'yun. Di ba? 'Yun ang sinasabi kong tulong, di ba? Long term. Oo, di ba? Hindi yung inabutan mo ng ganito, ganyan, ganyan para ano, hindi ko alam kung magkano inabot eh. Nababash pa nga ako, sir eh, sa ginagawa ko eh. Pero hindi ko na pinapatuloy kasi alam ko naman 'yung totoo. Oh, kalokohan pa. Yun, paano kasi? Yun yung mga Marites eh. Coco Martin, maraming salamat sa'yo dahil marami kang natulungan na mga kapelikula ko, yung mga noon na talagang ang laki naman ng tulong mo talaga, nakikita naman talaga. Walang duda, walang doubt o anything na ano, talagang saludo ko sa'yo. Ma'am, sir, pakilala nyo naman kami. Nako, si ma'am. Paano po? Ito yung... Ito po. Pangilang ka ba? De, joke. Ito yung mahal ko sa buhay. Pakita mo naman ito. Makakalaan na ako kung yan. Oh. Sylvia. Sylvia Latore. Sabi ng kaibigan ko, Sylvia Latore daw. Hindi, si Mel Pinalba po ito. Ito po yung talagang nag-aalaga po sa akin. Hindi ako pinababayaan ito. Pagka naubo nga lang po ako, binabatukan ito, pinainom ako ng gamot kaagad. Ma'am, kayo naman tatanungin ko, kumusta naman si ano, bilang partner, bilang asawa? Ay, wala akong masabi. Sobrang bait niya. Sobrang, ako bahala sa'yo, mami. Sobra. Wala akong masabi. Basta sobrang bait. Di ba sa pelikula, pagka ano, kontrabida, yung masabi, ay, naku, maano, galing. Pero iba pala,
kung sino yung kontrabida pagdating sa totoong buhay. Sobrang bait. Yun lang, wala akong masabi. Ha? Sarap mo, no? Ha? Halaga, ha? 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 Totoo. Pagka nalunod ako, kasama ko siya. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.